Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update para nga po dito no sa minomonitor natin na si Bagyong Paeng. Si Bagyong Paeng nga po no bahagyang bumaba yung kanyang forecast track at ito nga po ay posibleng magkaroon na rin ng landfall scenario sa may Metro Manila. Sa ngayon nga po, nasa layong 147 km east of Sorsogon City, itong nasabing si Bagyong Paeng. Tinataglay pa rin nga po nito no, yung 85 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan na aabot ng 105 km per hour. Kumikilos nga po ito pa west-northwestward sa bilis na 25 km per hour. Bumilis nga ito nga si Bagyong Paeng ano at ito nga po nagtaas na ng mga storm wind signal number 1 at number 2 at halos sa malaking bahagi ng ating bansa ay nakataas na nga po sa storm wind signal. At yung isang low pressure area no na minomonitor natin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito nga po ay meron 60% chance na maging isang ganap na bagyo at papasok nga po sa Philippine Area of Responsibility. Ito na nga po yung storm wind signal na itinaas ng bagong pag-asa DOST. Nakataas nga po ang signal number 2 dito nga po sa may Nueva Vizcaya, sa may southern portion ng Nueva Vizcaya, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, southern portion ng Aurora, sa may Bulacan, Rizal, Metro Manila, Bataan, Pulillo Island, Cavite, Laguna, Batangas, sa Lubang Island at northern portion ng Oriental Mindoro at ang northern portion ng Occidental Mindoro, Marinduque, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Tikaw Island, Masbate, Northern Samar, Samar, Eastern Samar at Biliran. Nakataas nga po dyan yung storm wind signal number 2. Storm wind signal number 1 naman no sa southern portion ng Ilocos Sur, Mountain Province, Isabela, Ipugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Pangasinan at yung northern portion ng Aurora. At dito po sa may southern portion ng Occidental Mindoro, sa Calamian Island at sa may Aklan, Capiz, Antique, Iloilo. Nakataas din po dyan ang wind signal number 1. Dito nga po sa may Bantayan Island, Negros Occidental, dito nga po sa Guimaras, Negros Oriental, Bohol, Siquijor, Cebu, sa may Camotes Island, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, sa may dito nga po sa may Surigao del Norte, Bucas Grande, sa may Camiguin, Agusan del Norte at Surigao del Sur. At northern portion ng Agusan del Sur. Dito naman sa may Misamis Oriental, no, yung northern portion niya ay nakataas din ng signal number 1. Ito na nga po yung forecast track ng Japan Agency at ng National Oceanic Atmospheric na ito nga po no, si Bagyong Paeng. Dito nga po makikita natin. Posible nga po no, ito'y unang dumaan dito nga po sa Tigaon. Tapos dadaan po yan sa bagitan pa rin ng Tinambak at ng Naga. Ito nga po ay bumaba, no? Kanina nga po sa pagitan ng Tinambak at ng si Roma. Ngayon po ay bumaba siya. At dadaan nga po to sa northern portion ng Sipakot. Tapos dadaan po yan sa Tagkawayan, sa may Cabalete Island. Dadaan din po yan yung maliit na isla nga po dito. At dediretso na po yan dito sa Bagong Bayan. Tapos sa Santa Maria, tapos dediretso sa may Antipolo, at ito nga po, dediretso sa may Quezon City, lalabas yan sa may Valenzuela, sa Lourdes, at mag-exit nga po yan dito sa may parte ng Kabangan, Zambales. Ayan po yung latest update no ng ating mga weather forecast, at ito nga po, no, halos hindi naman nagkakalayo ang bagong pag-asa DOST at ang Japan Agency at National Oceanic. No? Dito nga po, makikita natin na halos hindi nga po nagkakalayo, parehas lang halos ang forecast track ng bagong pag-asa DOST.
At dito nga po, makikita rin natin, no, halos hindi rin nagkakalayo yung forecast track ng European Center. Ang problema lang po, ang pinagkaiba, magkakaroon po ng pasikot-sikot. Ito na nga po yung sa ating European Center. Posible nga po, no, mamaya po yan ng gabi, no? Posible nga po na alas 11 ng gabi, no, ay magkaroon ng landfall scenario dito nga po sa may parte ng Rapu-Rapu. At ito nga po ay dediretso dito sa may Ligaw. Pagkatapos po niyan, pagdaan po diyan ni Bagyong Paeng, dediretso na nga po yan dito naman sa may southern portion ng Naga. At pagkatapos po niyan, dediretso nga po yan dito sa may Sipakot. Makikita nga po natin, Sipakot po yan ang dediretso. At dito naman po yan, dediretso sa may parte ng Jose Panganiban. At ito nga po sinasabi natin, ano, dito nga po ay babali po siya rito papunta sa may Atimonan. Dito nga po sa Atimonan, magkakaroon din po tayo ng posibleng landfall scenario. At sa coastal water po ng Lucena City, makikita nga po natin yan. At pagkatapos nga po niyan, sa Saturday po yan na ng alauna ng hapon, at posible nga po na papasok na ulit yan dito sa may pagitan ng Tanawan at Nagkarlan ng alas 4 po yan ng hapon. At dederecho po yan sa may parte naman ng Paranaque ng alas 6 ng gabi. At pagkatapos niyan, tatagos na nga po yan dito sa may Lubao. At iikot na po yan dito sa may parte ng Olonga po. Ang magiging exit naman po niyan ayon sa ating advance forecast. Ito po ay galing sa ating European Center. At yung dalawa naman po ay galing sa bagong pag-asa DOST at National Oceanic Atmospheric at ng Japan Agency. Again, nakita nga po natin, bawat minuto, bawat oras nagbabago po talaga ang pagkilos nitong si Bagyong Paeng. At kung makikita nga po natin, no, malawak yung kanyang sirkulasyon o malawak yung diametro ni Bagyong Paeng. Kaya makikita nga natin, no, halos umabot na nga sa northern portion ng ating Luzon yung itong signal number 1 ni Bagyong Paeng. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan, ano, dahil nga posible nga pong mapaminsala itong si Bagyong Paeng at yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sana po yung mga kababayan natin na posibleng daanan na nitong si Bagyong Paeng na nasa mababang lugar ay sana po nagsilikas na po tayo. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.